Qualified human trafficking. Yan ang panibagong reklamong haharapin ni Cassandra Leong, ang kinatawan ng Lucky South 99 Pogo sa Porac, Pampanga. Naghain ng reklamo ang Presidential Anti-Organized Crime Commission at PNP Criminal Investigation at Detection Group sa Department of Justice ngayong araw. Hindi umano kumbinsido ang DOJ sa depensa ni Ong na wala siyang kinalaman sa Lucky South 99. Si Cassandra, Catherine Cassandra Ong, dahil siya ay isa sa mga incorporators at may-ari ng Whirlwind Corporation, at bukod doon lumalabas sa ebidensya na pinatakbo niya ang Lucky South 99. Itong union ng Lucky South 99 at ng Whirlwind Corporation, hindi ito pangkaraniwang negosyo. Itong negosyo na to, criminal enterprise to. Bukod kay Ong, may mahigit 50 pang kasama sa reklamo. Kabilang dito si Whirlwind Corporation Executive Duan Ren Wu, ang sinasabing umano'y Pogo Big Boss. Kasama rin sa reklamo sina Lucky South 99 Corporate Secretary Ronalyn Baterna, ang dating presidente nito na si Stephanie Mascareñas at kinatawan nito na si Dennis Cunanan. Damay din ang ibang incorporator ng Lucky South 99 at Whirlwind Corporation sa reklamo. Nadawit din ang Singaporean national na si Zhang Jie, dating presidente ng Lucky South 99 Outsourcing. Napag-alaman natin na siya din tumulong kay Alice Guo para makapag-bilit doon sa hotel sa Batam. Isang pagpapatunay lamang ito na interconnected yung dalawang organisasyon ng Porac at saka ng Bamban. Non-bailable at may parusang habang buhay na pagkakakulong ang qualified human trafficking. Humarap ang ilang witness complainant sa DOJ kanina. Karamihan sa kanila, mga Chinese national na nabaon sa utang at biktima ng trafficking sa Lucky South 99. Ito yung mga kinidnap, inabdak para magtrabaho dun sa Lucky South 99. Yung iba dun kinuha sa mga casino, pinautang o hindi na makabayad, dinala sila dun sa Lucky South. At pinagtrabaho sila parang sa online gaming. Hindi ito ang unang qualified trafficking complaint na inihain ng PAOK at PNP-CIDG sa DOJ. Nauna nang sinampahan ng reklamo si dating Bamban Tarlac Mayor Alice Go at iba pa noong June. Nakatakdang maglabas ng resolusyon ng DOJ kaugnay dito ngayong Linggo. Dawit din si Ong sa money laundering case na inihain laban kay Go at iba pa dahil sa umano'y koneksyon sa money trail ng Bamban at Porac Pogos. Samantala, pinagbigyan ng Commission on Elections ang hiling ng kampo ni Go na muling palawigin ang pagsusumite ng kanyang counter-affidavit kaugnay naman sa misrepresentation complaint laban sa kanya. Totoo rin naman na kung i-insist natin na mag-file dapat na kaagad ng counter-affidavit, tapos ay kadarating lamang, kaka-aresto lamang, talagang hindi makakapag-file ng counter-affidavit at sasabihin na violate ang due process ng respondent. May hanggang September 12 ang kampo ni Go para ihain ang kanyang counter-affidavit. Sa isang mensahe, kinumpirma ng kampo ni Go na natanggap nila ang order ng COMELEC at tiniyak na susunod ito sa bagong deadline. Paige Javier, ABS-CBN News. Tuloy-tuloy po ang ating pagpapatrol sa bayan mula Lunes hanggang Biyernes sa TV Patrol alas 6:30 ng gabi hanggang Sabado at Linggo sa TV Patrol Weekend. Sa bago nitong oras, alas 5:30 ng hapon,